Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga brand ng motorsiklo na masasabi nating pang mayaman only. Siyempre walang iba, BMW na yan. Karamihan nga po sa mga motor nila, pricey talaga. Kung ikaw nga po ay isang hampas lupang Pilipino, katulad ko, hanggang tingin ka na lang talaga dito. Pero kahit nga po ganun na hindi siya para sa lahat, panigurado naman ako ma-appreciate mo rin talaga yung mga motor nila. Bukod kasi sa ang mamahal ng motor nila, ang gagwapo din po ng mga motor nila. Pero wala pa din tayong pambili. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napad ba dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin, bihirang bihira ka lang talaga makita ng BMW na scooter or BMW na automatic. Pero meron naman po talaga silang ganun. Katulad na lamang po sa kanilang C400 series. Itong mid-size scooter nga po nila ay meron pong dalawang klase. Ang kanilang C400 GT at yung kanilang C400X. Yung GT nga po nila more on pang touring. Yung C400X naman para siyang rugged na pang-adventure. Pero same lang po sila ng makina. At sa kanila nga pong dalawa di hamak na mas kilala po itong si C400 GT. Hindi ko alam kung bakit pero mas kilala talaga siya. Noong nalabas nga po nila ito 2019 or 2020 or 2018 ba? Marami din po talaga ang nagupuan sa mga motor na ito. Kaso nga lang sa pangalan pa lang niyang BMW, alam na agad ng mga tao na napakamahal nito. At alam naman po natin na hindi po lahat ng tao dito sa atin may pera. Buti pa nga yung pera may tao. Kaya kung mapapansin nyo, kaunti lang talaga yung mga tao na mayroong ganitong motor. Yung presyo kasi nyan, nasa kalahating milyon. Kaya kung ano man yung rason, yun na yun. At ngayon nga pong 2024, naglabas naman po sila ng panibagong updated model. At kung titignan nga po natin yung mga pagmumukha nila, ganun pa din naman. Nagbago lang ang kulay. At sa kanila nga pong dalawa, mas maganda ang kulay nitong C400X. Kaya yan po yung motor na pag-uusapan natin. So ito nga po ay merong 350 cubic centimeter engine displacement. Yes po, 350 lang po siya. Pero yung pangalan niya C400. Ang lupit. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 34 horsepower at 7,500 RPM, 35 Nm of torque at 5,750 RPM, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 129 km/h. Pero kapag dinala nila sa Pilipinas yan, yung updated model na yan, panigurado aabot ng 180 kph yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 12.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 28 kilometers per liter. So para nga po sa 400cc na mid-size scooter, hindi na po masama. Ang sukat na niyang gulong 120x70x15 sa harap at 150x70x40 naman sa likuran. Syempre pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap, dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre ano pa ba, meron po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mita sa 775mm at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 199kg. So hindi rin po talaga basta-basta yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw nga po, kung makikita nga po natin yung headlight niya, ganyan nga po yung mga signature style ni BMW sa motor nila na pang-adventure. Para siyang dilat na tapos sa kabila singkit. O diba? Ang galing nga po na naisip nila. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na. As usual, meron po itong smart connect at navigation. At marami pang iba. At hindi rin po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At kung mapapansin nga po natin yung gulong niya, naka dual sport po ito. Kaya ready to offroad na rin po talaga siya. O diba, ang ganda ng gulong niya. Tapos makakapal ka ng tae. At nandito na nga po tayo sa exciting na part. Ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito,
maganda ang bounce. Siyempre, ano pa ba? Meron pang isa. Mm-hmm. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng Stallion. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng Stallion. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo sa ngayon, hindi po nila sinabi. Pero malamang sa malamang, nasa kalahating milyon pa din yan kapag nakarating yan sa Pilipinas. At malamang sa malamang, hanggang tingin na lamang. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong itagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment na lang mga sa baba. Okay, bye.